Gusto mo maging milyonaryo? Gusto mo manalo sa Lotto 1 million? Hello mga pinagpala! Isang pinagpalang umaga at araw sa inyong lahat. Ngayon, i-share natin is about Ecclesiastes 3:11. Amen? Nasasabi dito, no? He has made everything in His time. Sa ibang verse, sa ibang version, no? God's make all beautiful in His perfect time. Bakit niya nasabi ng ating Panginoon to? Kasi may mga tao na nawawala na ng pag-asa, may mga taong naiinip na, may mga taong nagmamadali na bakit wala pa si ganito, bakit hindi sinasagot pa ng Diyos yung panalangin ko, bakit hindi pa binibigay ng Diyos itong answered prayers ko, bakit parang ang bagal-bagal sumagot ng Panginoon. Mga kapatid, ulitin ko ah, God's make everything perfect in His perfect time. Beautiful pa nga eh. Kasi mga kapatid, kunyari, gusto mo maging milyonaryo, gusto mo manalo sa Lotto 1 million, pero Lotto yun ah. Sabi mo, ang tagal-tagal ko nang nagtataya sa Lotto, tagal-tagal ko nang ganyan, pero lahat ng mga bagay dapat is pinaghihirapan. Hindi yan makukuha sa instant na panalo ng Lotto. Dapat hindi ka nagtataya sa Lotto. Lahat pinagtatrabahuan, pinagsisikapan. E may mga kapatid, hindi makukuha ang isang kayamanan sa instant lang. Kunyari, may mga tao na, Lord, ang tagal ko nang naghihintay kay Mr. Right. Bakit wala pa si Mr. Right? Mga kapatid, minsan, hindi pa ibinibigay ng Panginoon yung mga answered prayers natin kung hindi pa mismo handa yung puso natin, yung buhay natin, yung buong pagkatao natin. Kaya hindi pa binibigay ng Panginoong Jesus yan. Naghahanap ka ng boyfriend na mapapangasawa. Ang tanong, financially, physically, emotionally, spiritually, handa ka na ba para mag-asawa? Ngayon, pag nag-asawa ka, handa ka na bang mag-alaga ng anak? Handa ka na bang magtiis sa asawa mo? Yung mga shortcomings and negatives ng mga asawa mo, is handa ka na ba pagtiisan yan? Amen? Kung handa ka na ba sa sakit ng ulo, handa ka na ba? Kaya minsan, may mga bagay na hindi pa binibigay ng Diyos dahil hindi ka pa able. Hindi ka pa prepared. Hindi ka pa handa. Amen? Sasabihin mo, Lord, gusto ko na magkaroon ng sasakyan. Lord, bigyan mo ako ng sasakyan. Bigyan mo ako ng sasakyan, Lord. Ang tanong, may driver license ka ba at marunong ka ba magmaneho? Humihingi ka ng answered prayers na magkaroon ka ng sasakyan, eh wala ka naman driver license. Lord, gusto ko magkatrabaho na, Lord. Ang tanong, nag-a-apply ka ba? Hindi ka naman nag-a-apply. At hindi ka naman talaga naghahanap ng trabaho. Pag nagpasa ka nito, na-deny, hindi tumawag, nawalan ka na ng pag-asa, hindi ka na naman nag-a-apply. Mga kapatid, hindi naman talaga instant ang mga answered prayers na binibigay ng Panginoong Jesus. Minsan, kailangan mo talaga siyang pagsikapan at pagtiyagaan. Minsan, mihingi tayo ng mga answered prayer, Lord, bakit 5 years, 10 years, wala pa kaming anak ng asawa ko. Ang tanong, kapatid, physically ba talaga is handa ka na talaga? Minsan nga yata yung asawa mo is hindi mo mapaglutuan, hindi mo mapagtiyagaan, hihingi ka pa ng baby. Minsan galit na galit ka pag napupuyat ka, hindi ka nakakatulog ng tama, sumasakit ulo mo dahil puyat ka. Ang tanong, kapatid, paano kung bigyan ka pa ng baby ni Lord? Diba? Naghihingi ka ng answered prayers, nanghihingi ka kay Lord, is hindi ka pa naman totally equipped. Kaya, mga kapatid, binibigay ng Lord in His perfect time ang lahat ng answered prayers natin. Na physically, mentally, spiritually, also financially,
handa ka. Kaya mga bagay is hindi minamadali. Tingnan mo nangyari kay Sarah. Nagmamadali siya na magkaroon ng answered prayer sa buhay nila na Abraham, na siya yung magkakaanak siya ng singdami ng buhangin sa dagat. Nagmadali siya. Anong ginawa niya? Pinasiping ni Sarah si Abraham dun sa katulong nila. Ngayon, lumabas si Ishmael na simula ng kaguluhan ng isang lahi. May mga bagay pag minadali natin is magiging cause ng problema. Magiging cause ng another problems sa buhay natin. Amen? Imbis na paangat ka dahil nagmadali ka, bababa ka ngayon. Amen? Kaya kailangan natin, mga kapatid, na patuloy lang na magtiwala at maniwala sa ating Panginoong Hesus na God will provide all our needs according to His riches and glory by Christ Jesus our Lord. And we can do all things through Christ who give me strength. Yan yung mga pangako ng Panginoong Hesus. Kaya huwag tayong mawala ng pag-asa. Kung hindi ka pa binibigyan ng, hindi pa kayo binibigyan ng baby ng ating Panginoong Hesus, wait ka lang, relax ka lang. Kung hindi mo pa natatagpuan si Mr. Wright, wait ka lang, relax ka lang. Kung wala pa yung yaman at kaginhawaan sa buhay mo, wait ka lang, relax ka lang, mga kapatid. Lahat is pinagsisikapan at hindi minamadali. Kaya muli, God bless and be blessed.